ako magluluto ko ngayon ng hardinera. Ito yung hardinera na typical sa atin sa Pilipinas. At tuwing may okasyon, ito yung niluluto namin sa Quezon Province. So, ito yung ating mga ingredients. Meron ako dito 2 kilos na karne ng baboy. And then, meron akong garlic. Ayan, na-chop ko na yung garlic, onion, salt, pepper, and then nor cubes. And then, meron akong raw egg. And then, boiled egg. Kailangan din natin yan. And then, kailangan din natin ng tomato sauce, liver spread, and pineapple chunk. Yung mga pinyang hiwa-hiwana. Kaya, wala man kayong yung hiwa-hiwana na pinya, pwede naman bumili kayo nung nasa lata and then hiwa-hiwain nyo na. And then, kailangan din natin ng pickles. Meron ako dito ang sausage. And mali, and then yung bell pepper na red, ito yung gagamitin natin sa pang decoration sa ating danera. So, kailangan din natin ng danera. So, meron ako dito ng danerang maliliit na galing pa sa atin. Ayan, so guys, samahan niyo ako, magluluto tayo ng hardinera. Ito yung ating gagawin. Isahan. Nilagay ko na yung ating oil. Kasi susutuin natin yung ating meat with pineapple juice para mas malasa yun. Kasi lulutin niyo yung meat. Hanggang mag-intend yun. Kailangan natin i-isa. Sautein natin yung ating onion. Itong onion na bali 1.5 na onion. At susunod naman natin, maya-maya lang yung ating garlic. Yung garlic ko ay bali ano siya, 6 pieces of garlic. Yung mga ano ha, yung garlic, yung bawang natin, piraso. 6 pieces na bawang. Medyo mausok. Sunod naman natin yung ating garlic. Ayan, dyan na. Medyo mausok, guys. And then after ng ating garlic, ilalagay natin yung konting salt and pepper. Mix natin yung ating meat. Ito yung kaneng baboy. Salt. Huwag lang masyado marami guys kasi meron tayong nor cubes na ia-add dyan. Lagyan din natin ng black pepper. Lagyan natin yung ating nor cubes. So, tunawin lang natin dyan sa gitna. Kasi ang gawa ko, tinutunaw ko muna siya bago ko i-mix. Kasi hindi siya yung kagaya. Ito kasi yung beef cubes. Hindi kagaya nung chicken cubes na medyo matigas. Pwede mong durugin sa kamay. Ito kasi hindi eh. So, ganyan. And then, pagka alam ko medyo na-dissolve na siya. And then, imimix ko yung ating meat. Hirap maghalo pag sa kamay. Terus niya.
niya. Then, natuwing lang natin ng konti. Malabas talaga yung juice ng karne, guys. But, mag-aat pa rin tayo ng konting tubig para maluto yung ating meat. Kasi kailangan natin maging tender yung ating pork. Yung ating pork meat. Susunod naman natin yung ating tomato sauce. Ito kasi yung tawag dito tomato prito. Ito may pagkatamis to eh. Ready-made na siya. Pwede mo na siyang kainin. Yung iulam mo lang sa prito itlog. And then masarap na to. Manamis-tamis kasi siya. So, lagay lang natin yan. And then, naglagay ako ng konting tubig, konti na guys. So, bali yung tubig niya ganyan lang. So, ma-upnow lang yung ating meat. And then, hintayin natin siya maluto hanggang maging tender. Takpan lang natin. And then, low fire natin. Low heat natin. Kasi kailangan i-simmer natin yung ating meat. Habang hinihintay natin yung ating meat na maluto, so nag-prepare na ako dito ng ating lanera, and then lagyan ko ng decoration. Itong lanera, nilagyan ko muna siya ng butter. So, ni-spread ko all over the lanera yung butter. And then, nag-slice lang ako ng ating boiled egg, ham, and then also bell pepper, hot dog. So, nasa inyo kung paano nyo de-decorate yun yung lanera. Ako dito ang isang lanera. So, decorate natin. Pwede na natin i-mix to. I-add na natin yung ating mga iba pang ingredients. So, ilagay natin yung ating pasas. Kung wala pa yung sausage, pwede na yung ham. And also, i-add a pineapple dyan. Lagay din natin yung ating pickles. Alam nyo na maglagay. Mahirap pag-iisang kama. Nilagay ko na yung ating pickles. And then, lagay naman natin yung ating cheese. Grated cheese. And then, also yung ating liver spread. So, so, lagay ko na yung ating liver spread. And then, ang gagawin naman natin ngayon, ating imimix. And then, lilipat natin doon sa ating lanera. Para sa ating hot lanera. So, mix mo natin, guys. Ito yung ating lanera. So, nilagyan ko siya ng bitonek. Yung binati kong itlog, isa. And then, saka ko ilalagay yung ating meat. Yung ating meat.
Yung ating isang itlog. Ayan yung sugar. Ayan yung sugar niya. And then, cover natin ang aluminum foil at tulipin natin sa anas ng sugar. Meron pa tayo dito. Ayan na. Steam na natin for 30 minutes. Pag natin gan. So, tatlo lang yung kasha dyan. And guys, yung ating habanera. So, nilipat ko na siya sa ating plate. Ito yung ating kinalabas ng ating habanera. Good. So, ito yung aking design. Medyo yan, yung ating web itlog, sausage, and then yung pinya.